Magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi at magandang hapon sa mga Pilipino sa buong mundo at dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Good day to all. Okay? Ang our topic for today is regarding na yung lumalala na labanan ng TBJ at Tape Incorporated together with GMA. Regarding the controversial usage or using the trademark It Bulaga. It is really a trademark and you know merong it already reaches the court of the Intellectual Property Office there in the Philippines, and it is really a battle of the brightest lawyers that they could hire to defend their charges. The TBJ already filed a case against the GMA and Tape Incorporated for the use of It Bulaga, a trademark used by and introduced by Tito, Vic, and Joey, most especially Joey De Leon. Ito po ay talagang makikita po natin ang galing ng mga lawyer dyan sa Pilipinas. Okay, they are the brightest of them all. And we could see who is the brightest. Okay? And if they win, they deserve it. They deserve to be, you know, applauded. Okay? Yan po ang kaso ng It Bulaga. Ang It Bulaga po sa ating pagre-review ay nagsimula ho sa noong 1979, right? 1979 up to today. Ito po ay gumagana na for 44 years at 28 years po to sa GMA 7. Yan po ang katotohanan. Katotohanan na dapat matanim. Lalo na po yung mga lola at lola na nagsimula dito. Ipapaliwanag po natin sa mga apo, sa mga anak natin kung paano nagsimula ang It Bulaga. Nung It Bulaga ho ay nagsimula yan, nandun pa ako sa PLDT. PLDT sa Makati. Yan. At napakasaya ho talaga ng It Bulaga dahil meron dyan mga kids show. Maraming bagay. At ang latest ho ngayon ng It Bulaga ay itong Sugod Bahay. Napakaganda ng Sugod Bahay. Talagang total entertainment. At ang yung mga bayan na kanilang dinadalaw ay talagang nalulugod at nasisihan. Lalo na yung may mga karamdaman, nawawala yung kanilang mga sakit. Yan po ang It Bulaga. Okay? Ang talagang gumawa ko niyan ay si Joey De Leon. Ayan, kaya nga, nasa pangalan niya dapat yan. At yan ay malulutas sa pamamagitan ng IPO, Intellectual Property Office, through a court hearing. At ngayon ay nagaganap po yan at sa lalong madaling panahon, ito ay malulutas na. Okay? Okay. Ang susunod po natin ang pagtatalunan, hindi naman pagtatalunan, itatopic natin ay ang ating healthcare. Healthcare dyan sa Pilipinas. Ang healthcare po ay kasalukuyang kulang ang mga nurses dyan sa Pilipinas at physical therapists. Bakit po magkukulang? Kasi po ang mga graduating nurses at yung mga nakapasa na sa board ay talagang nagdudumali, umalis dyan sa Pilipinas dahil sa kaliit-liit ang sweldo. Ang isipin nyo, ang isang physical therapist dyan sa Pilipinas, dyan sa Cavite, magkano ang binibigay? 17,000 per month. 17,000 per month ay magkano lang ho yan? Mga $200 may get. Ang isipin nyo, mag-caregiver ka sa abroad, just sa Middle East, magkano? $400. Ah? Dito sa Amerika, 1,000, $1,000, $1,400, $2,000. Eh, caregiver po yan. Isipin na lang ninyo. At ang Kongreso ay walang ginawa kundi protektahan ang kanilang what? Pork barrel. Pork barrel. Hindi nila iniintindi na bigyan ng pansin
ang medical staff ng ospital diyan sa gobyerno at maging sa pribado. At ako po ay nasisiyahan at naaprubahan na rin po at naging batas na ang MIB, okay, Maharlika Investment Fund. Hindi na po tayo, according to sa ating Pangulo, ay hindi na po kailangan mangutang sa ibang bansa because of this Maharlika Investment Fund. Kasi kung mangutang ka, mataas ang interest rate. Samantalang kung ang gagamitin mo ay yung pera at kikita pa, yan ho ang Maharlika Investment Fund. Sa mga pumukontra ho, meron ba kayong solusyon? Ha? Meron ho ba kayong solusyon at kontra kayo ng kontra? Kung meron kayong solusyon, i-propose nyo. Ano ba ang dapat? Hindi puro nakakontra kayo. Ang gagaling nyo, may mga abogado, mga inihero, kung ano-ano pa natapos nyo. Pero hindi nyo magamit ang simpleng idea, simpleng panukala upang ito ay mapalitan ng iba na pagkakakitaan ng bansang Pilipinas. Kaya tama ho at I would like to congratulate the President of the Republic of the Philippines for his effort to push through the Maharlika Investment Fund Law right now. It is a law approved, signed into law by the President of the Republic of the Philippines, President Bongbong Marcos Jr. Okay? Sa susunod pong uli, sana antabayanan niyo po ang mga susunod kong mga topic. Marami pa ho akong maitutuklas, marami pa akong sasabihin sa inyo at ikokomentaryo ko kung ano ang makakabuti sa bansang Pilipinas. Okay? Ito po ang inyong host, Freddy Legazpi ho sa Facebook at Pilipinos America Vlog sa YouTube. Okay? At sa Instagram po din, binibigyan ko ng kopya. Sana ay magtulungan nyo tayo. Iwasan na natin yung ano kasi yung pag-iiringan. Kasi wala ko tayong patutungan. Ang mangyayari sa bansa natin ay equilibrium. Equilibrium means hindi tayo gagalaw. Yan pa buong gusto niyo. Okay, ito po yung likod, Freddy. Sa muli, pagkikita natin. Ito ang inyong host, Freddy. Pilipino sa America Vlog at Freddy Legazpi sa Facebook. Huwag ko niyo kalimutan mag-comment and share and like. Okay? Okay, next vlog.